Kapag may pananampalataya ka at malubha na ang sakit mo, syempre, ang isipin mo gagaling ka. Pero, hindi lang doon nalilimita. Kasi pag may pananampalataya ka, naniniwala ka, gumaling ka man o hindi, you will be okay. Because faith is knowing and believing that God loves you and that God is with you all the days of your life, in sickness and in health, for richer, for poorer, until death do you part. Kapag may pananampalataya ka nga, kahit nga ang kamatayan, ituturing mong biyaya. Lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay positibo. Nag-iisip ng positibo. Pero, alam po ba ninyo na hindi lahat ng nag-iisip ng positibo ay tunay na sumasampalataya kay Kristo? Sa bookstore, kahit sa internet, makakakita kayo ng mga libro, ng mga articles, self-help books, inspirational articles, na naglalayong encourage ang mga mambabasa na mag-isip ng positibo. Pero kahit isang versikulo sa Biblia, walang kinukot ang mga ito. So po pwede palang mag-isip ng positibo nang hindi naniniwala kay Kristo. Ang tanong, hanggang kailan yung pag-iisip ng positibong yan? Hanggang kailan tatagal yan? And so make no mistake, magkaiba yung dalawang yan. Lalong-lalo na kung paghihiwalay natin ang sense o ang ibinibigay nilang kahulugan. First, ang positive thinking o ang pag-iisip ng positibo lang nang hindi nananampalataya talaga kay Kristo ay gawain ng tao. It's a human effort. It's a mental exercise. Kaya nga, thinking positive eh. And it's a tough one. Mahirap yun. Bakit? Kasi wala naman tayong kakayanan talaga na ang itim ay gawin nating puti, ang maliit ay gawin nating malaki, na ang pangit ay gawin nating maganda. No matter how hard we try sa pag-iisip natin, sa pagkukumbinsin natin sa ating sarili, puti yan, maganda yan, malaki yan. Makapag-iisip for quite some time, makukonvince mo ang sarili mo for quite some time, pero hindi pang matagalan, lalong-lalo na kung iba na ang sasabihin sa iyo ng iyong mararanasan. Itim talaga, maliit talaga, bakit talaga wala ka nang magagawa pa? Halimbawa, may sakit ka at medyo malubha na. Of course, nakatutulong yung pag-iisip ng positibo. In fact, sasabihin ng survey, yung mga positive thinkers, ha, mas humahaba ang buhay ng mga ito. Mas bumibilis ang gamutan. In contrast sa mga nega, nako, pag nega ka nga raw, yung mga cancer cells mo mag-a-activate talaga. Mahirap yung nega, mas maganda yung positibo. Pero ang tanong, dahil ito ay human effort nang walang pananampalataya sa Panginoon, ha? Itong pinag-uusapan natin ngayon, meron itong limitasyon. Lalong-lalo na kung makikita mo, hindi na talaga ganon ang sitwasyon. Kasi ang body mo na ang magsasuggest sa'yo, hindi ka na talaga gagaling pa. Palala ka na ng palala talaga. At that point, pupwede kang ma-disappoint. Realizing is that hindi nag-work ang positive thinking mo. Mas bibigat ang dinadala mo. And so positive thinking is not enough without true faith in Jesus Christ. In fact, para sa akin, ha, positive thinking should just be a product, an effect of our deep faith in Christ. Pansinin po ninyo ang ating Panginoon, ha? Sa Gospel according to St. Matthew, chapter 6, verse 25, ang sasabihin niya doon ay, do not worry, huwag kayong mag-alala about your life, kung ano ang susuotin ninyo, kung ano ang kakanin ninyo, kung ano ang iinumin ninyo, huwag kayong mag-alala. So you might be thinking na pinopromote Jesus, ni Jesus dito ang positive thinking. And why not? Nothing can be more positive than that. Pero, hindi ito walang batayang pagiging positibo. May batayan ito, sapagkat kung babasahin mo yung mga susunod na versikulo, particularly sa versikulo 33, ang sasabihin ng ating Panginoon doon, seek first the kingdom and all these things will be given to you. So,
Magtiwala ka muna. I-surrender mo muna ang iyong buhay sa Diyos talaga at mararanasan mo ang hindi pag-aalala. Kasi kapag may pananampalataya ka talaga, hindi mo kinakailangan mag-effort na mag-isip ng positibo. Naturally yan na mag-exude sa'yo. Knowing na ang lahat ay na-surrender mo na sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo kinakailangan mag-effort at mag-isip o lukuhin ang sarili mo na yung pangit ay maganda. Kasi alam mo, pangit talaga eh, kapag positive thinking ka lang. Kasi kapag totoong may pananampalataya ka, alam mo sa sarili mo, ang lahat ay maganda. Sapagkat wala namang nilikha ang Diyos sa pangit eh. Wala namang nilikha ang Diyos na masama eh. In fact, ang isang definition ng sin ha, misusing something that is good. Ang pera, mabuti yan. Pero pag minisuse mo, masama na yan. Ang strength, mabuti yan. Pero kapag minisuse mo, masama na yan. Mabuti ang strength, pero kapag minisuse mo, masama na yan. So, kapag may faith ka, everything can be good. And everything God can use for your good and the good of others around you and your family. Let's take for example, St. Paul in the Bible. O sige nga, kalunos-lunos na sitwasyon nung siya'y nakakulong. Ang baho ng kulungan niya, amoy himagsikan, ang dilim pa, problema tubig, problema pagkain. Pero despite that, he was able to write inspiring letters to the Philippians, Ephesians, Colossians. Letters that contain words like, I can do all things in Christ. Do not go to bed angry. Find joy in suffering. Rejoice in the Lord. Isipin po niyo yun. Nasa kalunos-lunos siyang kalagayan. Nakapagsulat ng ganyan upang ang iba ay palakasin din niya ang kalooban. You think positive thinking lang yan? I don't think so. Kasi usually in the first place, ang positive thinking ay nakasentro lang sa sarili. Gagaling ako, makakaahon ako, makapag-move on ako, yayaman ako, makapagtatrabaho ako. Madalas ganun lang nakasentro sa sarili. Sige nga, nakapag-positive thinking na ba tayo at na-sustain na ba natin yung positive thinking para sa iba? Lalong-lalo na sa mga taong di mo naman kaano-ano? Nakita mo may pulubi dyan, yayaman din siya. Araw-araw, ganun ang iisipin mo. The most that you could do is to pray for them. At hindi pa sustain, hindi mo araw-araw mapagdadasal yan. Yung positive thinking pa kaya, araw-araw para sa kanila? No! At kung ito'y positive thinking lang, ha, maniniwala ako kung sandali lang nakulong si San Pablo. Hindi eh. Matagal eh. And even until death, he remained positive. Not just for himself, but equally for others. Obviously, that's not just positive thinking. That's faith. Tandaan po natin mga kapatid, na ang tunay ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ang magbubunsod sa atin na laging mag-isip ng positibo para sa iba. Na laging mag-isip ng positibo para sa iba. Emphasis on the word lagi. Kaya nga ang sabi ni St. Paul, rejoice in the Lord always. Ano pa ang sabi niya? In everything. Not just in few things, in some things, in good times, in good things. No! In everything, sabi ni St. Paul, keep thanks. Always! In everything, keep thanks. So, kung yung pagiging positibo natin ay paminsan-minsan lang at panaka-naka lang, at mas madalas yung we are scared, we are frightened, we are worried, eh baka the most positive thinking lang yan. At baka nga peki pa na positive thinking yan. Mga kapatid, do not get me wrong. Ang mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay nakararanas din ng kalungkutan, pagdududa, pagkakabalisa. Pero, ang mas nangigibabaw sa kanila ay ang pananampalataya kay Kristo na kailanman alam nilang hindi sa kanila magpapabaya. Kaya, natatakot man, nababalisa man, nalulungkot man, paminsan-minsan lang, pakunti-kunti lang, at sandali lang. Sapagkat ang pinaka nangigibabaw sa kanila ay hindi yan, kundi ang paniniwala na sapagkat ang buhay nila ay nakasurrender na sa Diyos, ang Diyos na ang bahala sa kanilang lahat.
at hindi ito magkukulang kailanman. Kasi, kumbaga, sa sasakyan, naka-insured ka na eh. Nakakabahan ka ba ba? Kapag naka-insured pa sa sasakyan mo, kakabahan ka pa? Yes, paminsan-minsan lang. Pakunti-kunti lang. Pero, all the while, mas panatag ka. Kasi alam mong, insured ka na. Kapatid, more than 2,000 years ago, paid in full ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng pupwedeng gamitin sa atin o laban sa atin ng demonyo, nang siya'y namatay sa Kalbaryo at nang siya'y muling mabuhay, napagtagumpayan na niya ang lahat ng ito. Insured na tayo. So, the more na dapat nating isipin, safe tayo when we are in God's hands. Ano man ang mangyari, ang mas mangingibabaw ay ang pagmamahal at ang buti ng Diyos para sa ating lahat.